Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sinisidlan ka ng lakas, pinatitibay ang kalooban, binibigyan ka ng kaliwanagan, pinatitibay niya ang sayo'y panlilibigan. Sapagkat siyang Diyos ng buhay at Diyos na walang hanggan. Sabi ko po kanina sa aking tatlong alagad na kasama habang kami nasa loob ng kwarto ng aking anak. Salamat po, Ama, sa biyaya mo ito sa akin, sa grasyang nakamtan kong hindi kayang lirito. Sapagkat kung hindi, sa dating buhay mo yan, manibus ka, matatakotin ka, madali kang mahina kapag may nakikita kang may karamdaman. Nasabi ko nga po dun sa kapatid ng tatay ko, ay, hindi sa ayaw kita rito. Eh, pag nakikita kitang ganyan, eh, nakakapagpahina ka ng loob ko pag nasa pagkatawa ko. Sabi ko, kasi, eh, gusto ka akong maliksi. Wala na ako yung sobrang hingal mo, eh dapat ka ako'y mawala rin yung gaganyang-ganyang ka, lulubulubo ka. Minsan po, talagang kapag di ka maunawa ng kapwa, bukalay mataray ka, suplada ka. Ang hindi nila alam, pag nasa pagkatao kay, pinatatapang mo lang yung sarili mo para hindi ka matangay sa kanila. Na yung mga nakikita mo ay mapatangay ang damdamin mo at baka ay kay magupo rin nila. Kaya sabi ko po sa kanila, bakit nga ba? Ba't di matanto ng tao? Pag hindi ka naglilingkod, may pagsubok ka. Hindi maglingkod ka na, ay pagsubok ka parehas lang. May tibay ka ba? Sapagkat yung sa paglilingkod mo, na pinaglilingkuran mo'y Diyos, Ama mo, eh binibigyan ka ng dati mong hindi katauhan, lakas. Binibigyan niya yun, nakakaroon ka ng kakayahan. Eh sige po, naranasan niyo na po ba sa buhay niyo pag kayo'y nanenervyos, eh maihit matai kayo. Eh ganyan po ako sa dating buhay ko eh. Kaya hindi ko po maipagpalit itong aking sarili sa noon at ngayon. Eh, hindi ko naman po kayo hinihikayat at inuuto. Ang sa akin lamang po ang sinasabi ko, kaya kung matutularan po ninyo, eh di pare-pares po tayong titibay. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat kung hindi ko po siguro yung naramdaman at kung hindi po ako binago ng Panginoon, eh ba't nga ba maglilikod pa ako? Wala namang naiba sa akin. Totoo po. Eh, sa dati eh, pag nag 160 over 100, kasabi mo na lang, tubig, mamatay na mo. Eh ngayon, pag nakakita ka ng ganon, yung kasama mo, hindi alam. Pero ikaw, tatakbo ka para mabilis. Pero nandun yung discarding binigay ng Diyos sa'yo, na hindi nawawala yung lakas na kung anong gagawin mo, na hindi ka matataranta. Tulad po kanina, kung ako'y nasa pagkatao, yung pagbulong na yun ni Cecilia, ala, hindi na, ihina ako diyan sa nervyos, eh, gumaganyan. Pero salamat po sa Ama. Alam niyo po, yan ang pinagbabasihan ko sa sarili ko. Totoong-totoo po, sa Ama ang lakas, sa Kanya ang tiba. Na kung wala ka sa Kanya, sadyang lagi ka na lang tukot mo yung noo. Baba mo nga noo mo. Ay. Baba nyo nga po yung inyong mga... Sabi nga po noon eh, lagi kaya kang nakasalbat para ka si Ninoy. Eh, sabi ko naman eh, oo nga naman ano. Lagi mong tukupang noo mo, Diyos ko, parang ang bigat-bigat di mo kaya.
Salamat po sa Ama. Eh, katatapos ko lang pong binahagi si Mother Paring, ano? Pero hindi po yung Mother Paring na magagamot. Si Mother Paring. Eh, pagkatapos eh, dumating itong si Father Paulson. Sabi ko, aba, Panginoon God, Diyos ko. Alam niyo po, kung ikukwento ko lang lahat sa inyo, ang pinagdaraanan na kung paano mo natatawid ang lahat. Siguro po, maaaring yung makatanggap sabihin, ay, talaga ang bait ng Diyos, ano? Yung hindi makatanggap, naku, totoo kaya yun? Subalit, naririto po tayo sa dambanang banal, makapagsisinungaling po ba kayo? Eh, bakit nga ba mag-iingganya ka? Yung iniingganya mo na may di mo kilala, ang pinang-iingganya mo. Dapat po kilala natin, ano ba ang ginagawa sa atin ang ating pinakikilala? Ano ba ang gagawin niya sa atin sa pagpapakilala natin sa Kanya? Sabi nga po eh, pinangangalandakan mo ang Ama, pinagsisigawan mo ang Ama, tuwang-tuwa naman si ano, galit na galit sa tuwa. Bakit po? Eh, kaya naman kinakalaban tayo. Eh, sabi nga, habang nagbabahagi ka, yung siyang alagad ay 160 over 100, binabahagi mo niya ng kadakilaan ng Ama. Tapos mo lang, hindi ka pa nakakahubad man lang ng iyong hindi na po nabendisyonan, sumakay na ng sasakyan, akala nila noon, tuplada, ay, kasuplada naman niya po kunching na yan, yung mga bago, hindi ka nila nakikilala, hindi pa alam, akala nila, ayaw mo siyang silang pansinin, pero hindi alam, may tutunguhan ka. Naku at Ama ko, Diyos ko na Ama ko. At Ama natin lahat. Eh, wika nga po, at sabi nga po, ay ganire. Eh, ayoko nang binabahagit. Nakikinig si ano eh. Gusto ko eh, hindi siya makarinig. Dahil yung sinasabi ng isip ko, hindi niya nababasa. Ngunit ang bibig ko, pakikinggan niya. Kaya po kayo, pag may nararamdaman, huwag kayong, ay, nakikinig siya. Sino po iyon? Eh, hindi ko po alam, kilalanin nyo kung hindi nyo alam. Mga kapatid, totoo po yan. Subukan yung nalulungkot. At kayo ay maghinagpis ng maghinagpis. Sabihin nyo eh, malayo ang tingin. Ayun, si Butiki. Hindi alam ang tinitingnan. Ngunit di maisip kung paano ang gagawin. Eh, napakahirap pong maganyan. Sabi ko sa Ama, salamat po Ama, sapagkat sa dating buhay ko, pag may nagagalit, nanginginig na ako. Para bagang sa pakiramdam ko, ano ba ako yung mga tao ngayon at hindi na namigil ang mga bunganga at sigaw na sigaw, maglalasing ka o tsaka iingay ng pagkasi sigaw-sigaw. Opo, totoon-toon-toon noon. Pagamay nakita ako lasing. Diyos ko, nanginginig na rin ako. Hindi naman ako ang may-ari nung may lasing na yon. Eh, bakit nga po ang dami nating kinatatakutan sa buhay? Salamat sa Ama. Sa una pong paglilingkod ko, sa totoo lang, dahil ako'y napakarupok pa noon at hindi ko pa alam ang mga gagawin. Kahit sinasabi sa akin, hindi ko pinakikinggan dahil hindi ko nga kilala siya. May darating na sisigaw. Ay, naku, naku, sabihin mo ako, umuwi na. At di ko ako kayang gabutin yan. Sus, mahal na Ama. May nangyari pa nga po, may dinala. Ito po, alam niyo po, pag nagbahagi ako ng kaganapan sa una, ay sigurado pong hindi ako. Binabalik lang po sa inyo ang gunita noong nakaraang mga kaganapan sapagkat hindi po ako nakatatanda ng mga pasyente at hindi ko po natatandaan kung anong gamot at ano po ang ginamot at ano sakit noon. Ngunit kapag binahagi ng Espiritu,
pag nakita kita at minitiin mo ako, salamat po. At pa sa pagkatawa ko. Ako, nagpasalamat yun. Halimbawa, may kasama ako. Noon, madalas po si Cecilia. Cecil, kilala mo ba yon? Nagmano eh. Ay, apo eh, pasyente yun eh. Siyempre po siya nakakatanda dahil siya ang unang magpapapasok, unang magpapakilala sa kanya. Eh, taga roon po ako, taga ganyan, ganito. Tanda niya po, eh ako talaga po hindi ko tanda. Nakatungo po ang ating Panginoon at naririnig niya tayo. Kaya, eh, sino yung kako? Eh, ano ba kako sakit noon? Eh, ay para po eh kang, oh, huwag mo na kako sabihin kung di mo naaalala. Pamaka, di po ba? Ganun po. Yun ang hindi kayang abutin, unawain ng taong pagkatao. Kaya ikaw ba'y katanggapin? Hindi ano po. Kaya anong mangyayari sa'yo? Pagtatawanan. At ugali nating mga magulang, asawa, at anak. Nagmamahal ka sa magulang mo, nagmamahal ka sa asawa mo, nagmamahal ka sa anak mo. Hindi mo sila maiwan kapag may nararamdaman, di ba? Nandun yung nervous mo, takot mo, pero gusto mo huwag kang umalis sa tabi. Ngunit di ka naman makali. At yan ang ibinigay ng Ama. Sa kabila ng gayon, makakapaglingkod ka, iiwanan mo, at sasabihin mo, hindi kita kayang pagalingin, hindi kita kayang palakasin, hindi kita kayang palusugin, iiwanan kita sa Diyos, ako'y maglilingkod sa kapwa ko para malugod ang Diyos. Yan po malaking pagkakaiba. Mga mahal, nakapatirang Divine Mercy, hindi ko po kayo inuuto, ngunit ito po ay totoo. At naririnig po tayo ng Ama na dapat po pong pabatid sa inyo. Alam niyo po ba kung anong kagalakan ng puso naming mga naglilingkod? Yung masaya ang pinaglilingkuran. Yung nasisiyahan ang pinaglilingkuran. Yung nakakatanggap ang pinaglilingkuran. Sapagkat kapag dumulog po ako, at sino man sa mga alagad na kasama kayong dinudulog, ano dinudulog? Hindi ang sarili. Uunahing idulog ang hindi mo kaano-ano. Yaong mga isinusugong pasyente sa'yo na nawa ay pagalingin niya. Mga kapatiran na lahat ng daing at daing at daing ay naway mawala na sa daing. At maging galak ang maksilayan, marinig, sapagkat kung kayo po ay ayaw niyong may naririnig kayong dumadaing, abay, pag nasa pagkatao po ako, ayoko rin nakikita yung mga mukhang daing ng daing, sapagkat nakakahina ng kalooban. Ngunit kapag ang nakita mo'y masaya, nakatawa, nakapagpapasigla rin sa'yo, buhay ba ang Ama? Kaya, kung hindi daratal ang totoo at magpapalakas ng katotohanan sa'yo, eh kapag nakita mo yung paglilingkuran mo, nasa pagkatao ka, nakita mo nakasibangot, o kaya ay malungkot, naku po ka ako. Ano kaya mabibigay ko dito? Kapag umiral ang pagkatao mong habag at awa, nawala yung kapangyarihan, eh sigurado po, pag umiyak siya, matatangay ka na rin, eh mag-iiyakan kayo. Ano pong mangyayari? Kaya pala, kung totoo nyo nang nakikilala ang Ama, ang tapang nga po pala ay tunay na sa Kanya. Kaya, yung iba, noon, kapag nakipaglamay po ako at nagpunta ako sa isa, eh nauuna pa ako umiiyak doon sa, eh hindi ko naman pinagmamalasakitan at kunwari lang nakitungo-tungo ka doon at nakikipagkapwa-tao ka, no? Eh dahil masintimiento nga po tayo, di pantikoko, madali po tayong matangay sa iyak. Marinig mo yung anak, halimbawa, ano? Marinig mo yung kapatid, marinig mo yung asawa, makita, marinig mo yung magulang, halimbawa. Aba, ano makikita mo? Aba, sa dating buhay na nervyosa ka,
ayokong naririnig yan. Makaalis na nga diyan. Di po ba? Dahil nasa pagkatao kang marupok, mahina. At ito ngayon ang hinihingi ng pagkakataon na dapat matutunan at tanggapin ng tao na kung nasa sayo, hindi naman sinabing talagang bakal ka na. Hindi po. Mapagmahal kang lumabas dahil binuhay ng Kristo't Ama ang pag-ibig mo sa puso mo, subalit pinatatag ka, pinatibay dahil hindi mo kayang harapin ang kapwa mo umiiyak kapag ikaw rin ay iyakin. Buhay bang Ama, salamat po. Kaya, napapaluha kay madalang lang. Subalit, hindi man lumuluha ang mata mo, ang puso mo'y lumuluha kapag ang kapwa mo ay nakikita mong nagkakasala, nagkakamali, at hindi maunawaan yung binibigay mo sa kanyang dapat ay matanggap niya at makilala. Sino siya? Yung natanggap mo at nakilala mo, kaya naiba ka nang dahil sumaiyo, di mo man nakita siya. Buhay ba ang Ama? At ito po ay, sabi nga, ayoko pong magpahayag ng makapipinsala sa aking kapwa-tao. Subalit ang dami kong sinubukan noon na dinaluhan. Nakisama po ako, nakitungo. Hindi ko po talaga naramdaman ito noon. At hindi ko po tsadyang nagawa ang ganito noon. Samantalang gumugugol ako ng ganyan din sa pakikip. Para lang hanapin mo yung kailangan mong maglaglag. Subalit, salamat sa Ama. Hindi ko po sinasabing kayo ay maniwala at kayo ay tularan ako. Ngunit, kung matutularan nyo nga po ang binigay ng Ama, ayan, nananalig ako, biyaya yan. Nagtitiwala ako, biyaya yan. Noon, pag umulan na ganyan, sabi ng matanda, uminom kayo ka ng tubig, uminom ka ng tubig, baka malimuman ka. Painumin ka naman. Eh, mabuti pang wala ka ng sinabi at wala ka na isip, di ba? Eh, ngayon po, panaligan yun, hindi kayo maalimuuman, hindi kayo kakabagan. Buhay ba, Ama? Mga minamahal na kapatirang Divine Mercy, salamat po. Hiniling ko po kasi ito sa Ama eh. At ngayon po napatutuhanan ko, kapag mabuti ang hiniling mo at makabubuti, ay tunay na binibigay niya. Maliwanag po sinabi ni kapatid na, Mirna, apo, dapat naman kasi kung minsan talaga pong nagbabahagi kayo, kasi po kala ng taon, nakatawa ka lang ng nakatawa, wala kang problema. Nagpapalakas ka ng nagpapalakas, kala nila wala kang pinagdadaanan. Ang hindi nila nalalaman, kaya ka lang nakakatawa, nakakapagpalakas, hindi dahil sarili mo, kundi dahil sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya hiniling ko po, sabi ko, Ama, kung hindi po magiging malabis para sa'yo, at kung kalooban mo at kagustuhan, sa tuwing haharap po ako sa kapwa ko, naway pahintulutan mong mabahagi ko kung bakit ako nagtibay sa paglilingkod ko sa'yo. Kung bakit po ako nakatutupad at bakit nagbabata ako. Yun po ang totoo. Sapagkat hindi man po kayo ang nakagawang nagpagaling na ginamit ang sarili nyo, hindi man po kayo ang ginamit na nangaral, ngunit kung naririto kayo dahil kayo'y humahanap sa Ama, dumadama sa Kristo, at kinikilala nyo ang aking pinakikipagbaka at pinakikibakahang pinaglilingkuran, kayo rin po makakatulad sa pandamang pinadama sa akin. Lahat naman po tayo dumadaan
sabi nga, sa daan ng buhay. Daan po yan ang buhay. Maalimuong, sabihin nyo na lang po. Takpan nyo ilong nyo kung... Pero, sabi nga, ang kulusugan sa ama, ang kalakasan sa ama. Ngunit alam nyo po ba, kung minsan may ginagawa kang tukso sa'yo yun, nakala mo'y mabuti. Nakala mo'y makabubuti. Ano ang tukso, halimbawa? Oo, walang masama sa paglilinis, malinis ka. Kaya po pag binabahagi ng mga alagad ko, nanlilit ako ngayon kasi hindi na po ako ganon. Bakit po? Pinagnilayan ko po lahat ang kamalian ko noon. Ang kamalian ko noon sa unang buhay ko, oo, talaga gusto ko malinis. Yan, dumukdok na si Liwanag. Gusto ko talaga malinis. Eh, lagi naman ako may sakit noon. Dahil po, kapag naglampaso ka, ganyan eh, di ba? Binubunot mo yan. Eh, para po ako lalaki noon na talagang binubunot ko yan. Para kumintab. Ano pa? Nakaluhod ka. Iniisis-isis mo yung gilid ng mga tiles. Kaya po ako, ang sakit ko'y sa tuhod, tsaka sa sakong. Pag bumangon ako noong hindi pa po ako ganito, sabi ko muna, hindi ko maapak ang sakong ko. Dahil para pong may tumutusok na hindi ko kayang ipaliwanag, ba't masakit, hindi ko maapak. At itong tuhod ko pong ito, pag sumakit noon, tinitigas ito, hindi ko na may galaw. In-x-ray naman po, walang makita. Subalit sa ama, salamat sa kanya. Sa paglilingkod ko nga po, hindi ko alam. Wala na pala yung sakit sa bukong-bukong ko, sa asakong ko. Eh, minsan may nagpagamot po. Sabi ko, Panginoon, eh ano po ba ang gamot doon? Anak, pagtatawanan ka ng sasabihin mo eh. Pagtatawanan ka eh kasa sasabihin mo. Pumikit po ako. Pinakita ang kalabaw. Ang tae ng kalabaw. Ang sabi po ay ganito. Ang kalabaw eka ang kinakain ay pulot, dara, tubig, damo. Sinosoga eka ang kalabaw sa init ng araw at tag-ulan man. Ngayon, Eka, ang lumabas, Ekang, tain nito, Eka, ay damo na sumisibol, Eka, dyan sa parang datnan panawa ng taglamig at tag-ulan. Mahirap paniwalaan niya, oh, lahat ng hindi ka paniwala. Sinabi ko po doon sa pasyente, eh baka hindi mo matanggap kung ano ang gamot. Mandiri ka. Eh ano po ba? Eh mag-abang ka ng tatayin kalabaw, yung muusok pa. Sabi sa kanya. Ay, kahit ano po gagawin ko, gumaling lang po eka ako. Hindi ikaw ang una, may nauna pa sa'yo. Aba, sige eka. Hanggang 10 minutos, huwag mong huhugasan. Pabayaan mo eka, nakadikit ang paay sa'yo, paa. Kaya mo ba eka? Opo, isko ka ako, ama. Ikaw ba talagang nagsabi niya no, nilinlang mo lang, nilinlang po ako? Anak, bakit palilinlang kita? Kung tatanggapin niya on, yung muusok na yun, Eka, yun ang gamot. Hindi naman, Eka, katulad ng tae ninyo, yung tae ng kalabaw. Sapagat kayo, Eka, ay maraming kinakain. At tsadya, Eka, ang iba yung tae ninyo sa tae ng kalabaw na nakatumpok. Sabi ko, eh nakita ko nakatumpok. Panginoon, eh bakit po? Yan ang bawang katotohanan. Ang marumi para sa tao, sa akin ay malinis. Sapagkat ang tao ay malinis pang labas na anyo, ngunit ang loob ay hindi. Kaya ito ang nais ko, anak.
ang kanyang ugat sa loob ng kanyang lamad ng sako ay luminis. Mawala eka yung mga bara-bara niya dahil doon sa init ng tae ng kalaba. Dumating po ngayon yung ginamo. Naku po, eka, salamat. Wala na po ekang masakit. May dumating na naman. Hindi ko lang po matandaan kung ilan na eh. Pero lahat sila'y gumaling, ano? Gumaling ka ba, kapatid? Gumaling sa kalabaw ng tae ng kalabaw. Eh, sapagkat pinananigan, pinaniwalaan, marumi para sa tao, sa Diyos ay malinis. Binigay ang kagalingan. Bakit po ganyan ang kwento? Eh, kung minsan po sa sobrang linis natin, nakakalimutan ang pagkain. Ano? Nalilimutan mo yung pagpapahinga. Tatapusin mo lahat eh. Nalimutan mong bawal sa'yo yan. Eh, walang masama sa ginawa mo eh. Dahil naglinis ka. Nagpakapuyat ka sa linis. Subalit may nalimutan ka. Ang sabi ng Ama, pahalagahan mo ang iyong sarili. Pangalagaan mo tulad ng pangangalaga ko. Kapag ang tao inaabuso niya ang sarili niya, hindi niya minamahal. Dahil kaya naman ito ay hindi niya natututunang mahalin dahil sabi niya, mahal niya nga kaya siya malinis. Ayaw niya ng marumi. Ayaw niya ng ganito. Ayaw ng ganon. Eh kaya sabi ko, mali pala kasi pinagnilayan ko nga po. Tinitingnan ko po yung taong mga malilinis, talagang masisela. Pagkatapos naglinis, o yung bakas mo, Eka, meron niya eh. Lahat ng dadaan eh, sinusundan ng basahan yung kanyang bakas. Dahil, eh, sabi naman po ng Ama, ang kalinisan ay kabanalan. Kaya lamang, huwag na yung sobra. Ano po? Dahil anumang perfect mo palang maglinis, anumang perfect mo palang gawin, hindi ka talagang magiging malinis na malinis bawat araw. Sapagkat may alikabok na papasok dyan. May malalaglag na dumi dyan. Kaya ang katawan mo ang nahihirapan. Huwag ka lang ekang nakahiga sa alikabok, nakahiga sa tama na ngayon yung ang pagpagtaba na ngayon yung dati, may kalawang linggo, o halos linggo-linggo magpalit ka ng kobre kama, ano? Kapay ngayon eh yata. Sabi ko, kung isang buwan na yata ako i-recover ko na ito, hindi ko na napalitan. Basta ako mabango ako sa pananaw ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya lang naman po, dahil sinabing gayon, eh huwag naman ninyong gawin ng karumihan. Nasa tama lang. Tulad ng ginagawa ng Ama, ginagawa ng Kristo, nasa tamang pamamaraan ang kanyang kalinisan. Ang paglilinis niya sa bawat anak niya ay nasa tamang pamamaraan. Hindi ka pinupersa, hindi ka pipilitin, kundi ikay huhubugin muna at bubuhayin muna ang pangunawa mo at kapag nakaunawa ka, malilinisan ka ng kanyang kabanalan. Buhay ba ang Ama? Ang tao pong gumagawa, persahan, persado. Hanggat di tapos ang ginagawa, hindi titigil. Ay, sandali na lang, Eka, Ere, mamaya na ako kakain. Ay, sandali na lang, Eka, Ere, pagka Eka tumigil ako, hindi na ako. Yan po, dyan ka ngayon tinetes, dyan ka ngayon sinusubukan. At ikaw naman na gumagawa ng ganong tama na binibigay mo sa kanila, kung matatangay kay mainis ka. Kaya sinasabi ito sa inyo, dahil itong natutunan ko, dahil itong inalam ko, dahil itong pinatuto sa akin, dahil itong nalaman ko. Ayaw niyong makinig, bahala kayo. Oh, pag may diferensya, sinong may pisala? Sila lang ba o pati ikaw? Oh, makinig ka. Ganon ang buhay. Mga kapatid,
Ang sabi ko nga, hindi na kay baitan yan. Kung hindi ka man sumasagot, kung hindi ka man lumalaban, yung sinasabi di mo pinakikinggan, eh para ka na rin lumalaban nun. Dahil, nakikinig ka nga, di ka naman sumusunod. Ganyan ang tao, nakikinig sa aral ng Ama, hindi naman sumusunod. Kapag may nangyayari sa buhay nila, nagre-reklamo, nagtatanong, at dumadaing. Kung susunod lamang, tandaan po ninyo, kung susunod lamang, may napapahintulot mang kaganapan, subalit hindi mo tuwirang nararamdaman ng pait na dulot sa iyong bibig. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Ay isang halimbawa, sugod marino, sabi ng tao. Sulong, sugod, hanap buhay, sige hanggang gabi. Pagdating ng anong oras, plastado ang katawan. Nalimutan ng Ama, hindi naalala, natulog na. Flat done. Ako po sa sobrang pagod ko, Eka. Kinakausap pa. Na-relax, Eka. Ako pinatulog ako ng Ama. Mahimbing kasi, Eka. Ako'y napagod eh. Oo. Ngunit sa angka, tukso rin yan sa'yo. Hindi niya yan gusto ang magpakapagod ka at hapong-hapo kapagkatapos nilimot mo siya. Pag naalala mo, may nararamdaman ka, Panginoon ko, Diyos ko, may nararamdaman ako. Anak, nagpakasugod-sugod ka. Sinabi ko ba sa iyong gawin mo yan? Kung sa pagkabilaman ng iyong pagsugod, kasama mo ako sa iyong pagtulog, paggising mo, wala kang nararamdaman sapagkat ako ang sa iyong tinawagan. Eh sabi mo, yung pera ko nandiyan na, mamaya na kwentahin. O kaya, dala mo yung pera, nilalim mo sa mamaya na kita kukwentahin kung magkano kinita ko. Kasi pagod na ako, Eka. Sarap ng tulog na naginip. Ayan, o kaya, Eka, napanaginip ko na yon. Mga kapatid, mga magulang, na bilang pagkatao at kapatid na totoo sa Espiritu, tandaan po ninyo, hindi lahat ng iniisip ng tao ay mabuti at makabubuti sa sarili, kundi sariling gusto at sariling katwiran nito. Ang tunay na kalooban at kagustuhan ng Ama kung susundin mo, bibigyan kanya ng partisyon. Magtatrabaho ka, hindi yung humahangos ka, humihingal ka, pagod na pagod ka, at pagkatapos, maliligo ka. Hindi ka nakadama sa una. Hindi mo nadamayan sa una. Kung ganun ang ganon at ang ugat mo ay pagal na pagal, siyempre, panayang ikot ng dugo mo at tubig. Pawis na pawis ka, nakabukas ang open, naka-open pores ka, na-tsempo ngayon. Nung naligo kang pagod, hindi mo yan naramdaman sapagkat hindi tumalab. Eka, naligo akong pagod, wala akong hindi. Eka, ako inubo, hindi. Eka, ako sinipon. Na taon na hindi naka-open pores ang balat nyo. Subalit kung nataon kayo nung oras na yun ay naligo, nakabukas ang inyong portion ng balat, sisip-sip yan ang lamig, at doon mananalaytay sa inyong ugat. Kaya, sa ganun ang ganun, nakaipon ang nakaipon bandang huli, aray, Eka, kasakit ng balikat ko, hindi ko na maitaas. Bakit? Alimbang napapagod, hindi ba ito? At ito? Kaya ito'y nagagalaw mo, ngunit dito sa pinagmumulan ng sugpungan, hindi na, aray, Eka, katigas. Bakit? Nanuot na doon ang labad at hirap ng madurog. Hindi lahat ng sakit ay sakit nga, kundi sakit ng katigasan ng ulo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung wala kang ginagawang hindi maganda at hindi tama sa buhay mo at nagkasakit ka pa,
Madali mong sabihin, Panginoon, ginawa ko naman po yung dapat, ba't nagkasakit pa ako? At kapag narinig mo ang tinig ng Ama sa maliit na tinig na ito, doon mo mararamdaman, masasabi niya sa iyo, anak, lumaban ka. Niloob ko lang ito, ngunit di mananaan sa iyo, pagagalingin pa kita, mabubuhay ka. Kung wala ka namang narinig na gayon, patuloy kang dumulog. Sapagkat, wala kang masamang ginawa sa sarili mo, kaya hindi kanya pababayaan. Buhay ba ang Ama? Mamahal, wala nang pag-aaral sa kabanalan kung walang matututunan at hindi totoo ang kabanalan. Subalit nang dahil totoo ang kabanalan at totoo ang katotohanan ng Ama, ang kanyang espiritu ay patuloy na nagtuturo at nagbabahagi upang matutunan ng tao. Pagod ang iyong mga mata, pagod ang iyong isip, ang utak mo baga. Maghapon ka nag-isip, nakamulaklak ang mata mo. Hindi ka natulog nung gabi, naligo ka ng malamig nung umaga, pinasok ng hangin, lumipad ng huli ng tutubi. Mga kapatid sa Ama, hindi po ako nagbibiro. Hindi lahat ay kayang gamutin ng science. Kaya ibinigay ng Ama ang espiritu niya upang magbahagi ng karunungan na pagtagpuin ang siyensya at kapag nagkaisa sila, madaling gawin. Kaya lamang yung marurunong na tunay na marunong daw, hindi sila tumatanggap ng katulad kay Apo Kunching. Hindi yan karunungan, kataasan. Sapagkat wala namang ibabahagi ang espiritu na makasasama at hindi sasabihin, huwag kang magpa-doktor. Ba't sasabihin yan? Samantalang alam na mismo ng Ama, may binahaging doktor para nang sa gayon magkaroon ng instrumento na pamamaraan ng talinong binigay niya ay maiangkop sa tao. At hindi rin sasabihin, huwag kang uminom ng gamot. Sapagkat binigay ang pahintulot na matutunan mo yan upang maging instrumento sa karamdaman ng kapwa mo. Ano lamang ang sinabi niyang hindi ko gusto? Ang palalo mukhang. Subalit, kung nasa tama ang ginagawa at nasa marapat ang tinatanggap, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan ay maliwanag na katotohanan, mga mahal. Kaya nga, ikaw ba ay uminom ng gamot, ipanalig mo sa Ama. Kilalanin mo siya at tanggapin mo at panaligan mo na ito ay instrumento para sa iyo. Wala ka bang kayang uminom ng mapakla? Hindi mo ba kayang uminom ng dahon-dahon? May pamamaraan, Ama. Kaya lamang pagnilayan mo, ilang taon ka na ba uminom ng gamot mo? Gumaling ka na ba? Hindi pala. Sa makatwid, may kulang sa'yo. Kung hindi ka pagagalingin doon sa mga bagay na yon, pagagalingin ka sa pananampalataya mo. Buhay ba, Ama? Subalit, hindi kailanman sinabi ng Ama, hindi nyo kailangan ng doktor, hindi nyo kailangan ng manggagamot. Sapagkat ang lahat na ito ay ginawa niyang instrumento para pag-angkot-angkupin niyang kapwa-tao na maging daan ng kanilang buhay. Dahil ang Ama ang nagbibigay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang matitibay naman at pinatibay ng pananalig nila dahil nasumpungan nila ang Ama at tunay na ramdaman nila ang Ama, yun naman sila naman ang gumaganap sa ganito. Nakapanggagamot kami. Sarili ba namin di namin magagamot? Kung paanong ginamot ng tao, ng Ama ang tao, ang sarili din namin ay gagamutin. Kaya doon sa mga nagsasabing, ginamot ko si ano eh, gumaling, pero sarili ko di ko kayang gamutin. Bakit? Ikaw ba ang nanggamot? Hindi. Ang Ama ang nanggamot at ginamit ka lang. Kaya kung paano ginamit ka, pati sarili mo, gagamitin din niya ang talino mong mula sa kanya para pagalingin ang iyong katawan. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa mga nagtibay naman, napatotohanan niya ang salitang
tubig, lamang laman-laman ang inyong mga tiyan, angkop sa inyong kagalingan, dulot ay kalinisan. Doon naman natupad ang hiwaga at himala na walang ginawa ni ano, kundi siya ang nag-alis ng iyong karamdaman. Kaya't iba't ibang kaganapan dito sa lupa. Iba't iba ang pinatutupad ng Ama, iba't iba ang ginagawa niya, subalit sa iisang gawa niyang mabuti, yaon ay ang kanyang kabanalan. Kaya't kung lahat ng tao ay matututo at makakakilala sa kanyang kagustuhan at kalooban, walang dug-dug-dug-dug-dug-dug na dibdib mo sa galit at hinanakit. Walang hindi ka makahinga sa iyong pagkapuot at galit. Kundi, nasa diretso kang pagmamatwid at tamang ginagawa dahil ang puso mo'y hawak ng Diyos mo, isip mo'y hawak niya, kaya itinuturo niya sa iyo ang marapat gawin mo at pinadadama sa iyo ang dapat mong maramdaman. Iyon ay ang kanyang pagmamahal. Mga mahal na anak ng Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahan ng Nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't ng panahon ng Kristo, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayon, at tumuloy sa